Sir, magandang umaga po. Magandang umaga naman. Anong may tutulong sa iyo? Sir, nais ko mong bigyan ng impormasyon. Sige, pumasok at maupo ka. Ano po ang inyong pangalan? Raymond po, sir. Saan po kayo nakatira? Sa barangay Bago po. Kayo po ba'y may asawa at anak? Sir, wala po. Ano po ang inyong pinagkakaabalahan sa buhay? Ngayon po, contraption worker po. Alam niyo po ba kung bakit kayo nandito? Opo, sir. Pwede niyo po bang i-detalye na kung ano ang inyong nakita? Opo, sir. Pwede. Okay, maaari ka nang magsimula. Sir, bandang alas 6 po ng hapon, pagkagaling po sa trabaho. Ako po'y kumain muna at nagpahinga. Bandang alas 8 na ng gabi, narinig ko po nagkakaingay na yung mga nagiinom sa kalitbahay po namin. Ang ginawa ko, lumabas po ako upang magpahangin at saka po may galing ng kaunti. Maya-maya po, nakita ko pong gusto nang umalis. Parang gusto na pong umalis nung ni Delilah sa kanilang inuman. Pero pinipigil lang po siya ng kanyang mga kasama. Pagkalipas po ng konting minuto, bigla na po umalis si Delilah. At nung nakakalayo-layo na po si Delilah sa kanilang inuman, sinundan po siya sinundan ni Banjo. Mabalik tayo. Maaari ko bang malaman kung gaano kalayo ang inyong bahay sa pinag-iinuman ng suspect at saka ng biktima? Bali, isang bahay lang po yung pagitan, kaya po rinig na rinig ko yung ingay nila. Sige, pagpatuloy mo. Nung nakakalayo na po si Delilah sa kanilang inuman, sinusundan po siya ni Banjo. Habang po naglalakad si Dela, para siya nagmamadali na umalis sa kanyang inuman. Ano ang sumunod na pangyayari nung nakita mong sumunod si Banjo at na umalis na ang biktima? Nung malayo-layo na po si Delilah, pero kita ko, gawa po ng maliwanag yung ilaw ng poste. Mabilis pong sumusunod si Banjo sa paglalakad ni Delilah. Nung malapit na po sa dilim si Delilah, bigla po siyang hinila ni Banjo. Paano ang sinasabi mong paghila? Ito ba ay sapilitan o kusang sumama ang biktima sa suspect? Sir, sa tingin ko po, sapilitan po yun. Kasi po, nalaglag po yung tinayas ni Delilah sa paghablot ni Banjo sa kanya. Kung nakita mong hinablot na niya ito, anong ginawa mong sumunod? Ito ba'y lumapit o nandunong ka pa rin sa pwesto mo na nakikita mo nangyayari? Ginawa ko po, sir. Kunwari po ako yung naglalakad sa tabing barsada. Pero po, intention ko pong sumunod sa kanila. Kasi po, nagdududa ako sa ginawa ni Banjo. Anong mga sumunod na nakita mo nung nandunong ka na sa tabi ng kalsada? Pagtapat ko po doon sa pinagwala ng dalawa, nakita ko po yung tsinelas ni Delilah. Tapos po, minarinig po akong parang kong nagmamakaawang boses. Kaya po aking sinilip ko. Doon ko po nakita ang ginagasa ni Banjo si Delilah. Nung oras na ginagasa siya ni Banjo, anong ginawa mo? Umalis ka ba o inantay mong matapos ang krimen? Umalis na po ako kasi po natatakot ako. Kung gayong umalis ka na kagad sa pinangyarihan ng krimen, paano mong masasabing siya talaga ang pumatay sa biktima? Sir, nakasigurado po ako siya lang po talaga ang pumatay. Kasi po, wala po ibang sumunod na kainuman nila sa kanilang dalawa. Kung sila po ay umalis. Ibig sabihin sa iyong impormasyon, walang ibang sangkot na sa nangyaring pagpatay sa biktima. Sir, nakakasigurado po akong walang ibang sangkot. Kung ganun, maaari mo bang sabihin sa akin ang buong pangalan ng suspect? Siya po si Banjo Perez. Sige po, at maraming salamat po. Ito po ang
impormasyon na ibinigay nyo ay malaking tulong upang umusad ng kasong ito? Sir, maaari po ba akong humingi ng protection? Huwag kang magalala dahil isa sa ilalim ka namin sa Witness Protection Program upang mabigyan ng seguridad kasama ang iyong pamilya. Maraming salamat.